Nasa bansa na ang koponang kumatawan sa Pilipinas at nagwagi ng ikatlong pwesto sa adventure class ng World Solar Challenge. Sa kanilang tagumpay, nagpasalamat ang grupo sa lahat ng sumuporta sa kanila. Maiulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Rafi, pasado alas 6 kaninang umaga nang magbalik bansa ang Team Sikat Solar Philippines matapos niyang makuha ang third place sa World Solar Challenge Adventure sa Australia. Tinakbo ng solar-powered car ng Pilipinas na Sikat 2 ang 2,487-kilometer distance race mula Darwin hanggang Adelaide, Australia sa loob ng 6 na araw, katunggali ang 42 teams mula sa 24 na bansa. Nasa ika-26 na taon na Rafi ang World Solar Challenge para sa mga scientists at engineers at ginaganap ito tuwing ikalawang taon at ito na nga yung ikatlong beses na lumahok ang bansang Pilipinas. Ang Team Sikat ay binubuo ng 20 mechanical at electrical engineering students at 6 na faculty members mula sa De La Salle University. Pakay ng kanilang pagsali na ipakita ang galing at talento ng estudyanteng Pilipino at advokasya na rin para proteksyonan ang kalikasan at pahalagahan ang renewable energy. Nagpapasalamat naman ang buong team sa mga tumulong at sumuporta para magtagumpay sa kompetisyon, lalo na sa Filipino community sa Australia. Kasi tinatayang aabot naman sa $1 million o halos katumbas ng 50 million pesos ang halaga ng solar-powered car na Sikat 2 na pinondohan ng mga non-government organization at private institution. Sa 3 linggo ng Nobyembre, inaasahang darating ito sa bansa kung saan isang motorcade ang isasagawa sa paligid ng De La Salle University bago ang public viewing. Sa November 7 naman, gaganapin ang unang mini car race para sa mga estudyante sa high school. At yan ang mainita balita mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Dante Perelio.